What's up mga kabalbas? So ito, pag-usapan natin, ipakita ko lang sa inyo noong 2020 January last year. So isang taon na. Ipakita ko lang sa inyo nung napunta ko diyan sa may abat. So ipakita ko sa inyo yung napanalunan ko sa sabong noong 2020 January. So diyan sa may San Juan City, sa may Ip Manalo, may malaking sabungan sila diyan. Pumunta ako diyan Huwebes 'yun, yung sabong nila diyan. So ang pinto 300 'yun dati, ha, last year 'yun. So hindi na ako nakapasok ulit dahil nagkaroon nga ng lockdown hanggang sa ngayon. Hindi na ako nakabalik doon. So ang dala kong pera doon, 1,800. Binawasan pa ng 300 pinto. So may natira akong 1,500. Itinabi ko yung 200 pamasahe. May natira akong 1,300. So yun, ipinista ko yun. So hindi ko sukat akalain talaga ng pangyayari. So napakalamig dyan kasi aircon yun. Doon ako sa taas kasi doon tayo sa mura lang yung binayar natin, yung 300 lang. Baba kasi 500 . So, kahit ako hindi ako makapaniwala. Nag-street yung dihado. Nag-street ng 6 pagpasok ko. So, laging nakalugro. Naka-3, naka-10-6, naka-lodges. Isipin mo yung 6 nakuha ko lahat yun. Una kong pusta 500. Nagtuloy-tuloy. So, yun. Tapos, panay ako sahod. Ngayon, nagustuhan ko na yung lemado. Kumuha ako ng Kristo. Kasi medyo mahihain ako sa pagsisigaw, yung pagtatawag. Medyo mahina ako dyan. So, mahilig ako sa sahod. So, nagustuhan ko na yung lemado. Nagkaroon ako ng Kristo. Nakilala ko nga yung isang Kristo, Bisaya . Bisaya din. Taga Leyte. So, medyo matanda na. Ngayon, sabihin ko sa inyo, kita ko, nagulat ako. Dalawang beses lang ako nalaglag. Ang pera ko umabot ng 19,500 doon sa 1,300 ko. Ang laki. So, yun, nagulat ako. Napakalaki. Umuwi agad ako. Tinawag yung Kristo ko. Sabi ko, uwi na tayo. So, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng 4,000. So, yun lang. 4,000 lang binigyan ko sa kanya. Ayun, 4,000. So, ilabinigay ko sa kanya. Yung una naman panalo kayo, sa akin, sa sarili ko naman yun . Yung sa 6 na dihado na street. So, ibigay ko sa 4,000. So, masaya naman siya. Tapos yun, sabi nga niya, magkita kami uli . Yung kailang, hindi na nakabalik. So, ngayon, yung natira sa akin, 15,000 sa panalo. Binili ko ng yun. Binili ko siya ng lutuan. So, halagang 12,500. Pag uwi ko sa bahay, meron akong dala-dala niyan. Hindi naman ako sanay sa ganun lutuan . Nagustuhan ko. Ito, ipapakita ko mga boss. Ito, simple lang to. So, ito. Ito yun, mga boss. Medyo maingi, umuulan kasi. Ito yun. Yan. Ito siya. So, napanalo ko na ito sa sabong. Ayan. Ito lang siya. Hindi kasama yung tanki na yan, ha. Ayan lang. Nakuha ko yung sabong. Binili ko yan ng 12,500. So, isang taon na ito. So, ayan. So, kaya hindi ko ito makakalimutan . Kaya nga, pagdating ito, ignorante ako na ito. Hindi ko naman kabisadong gamitin ito . Ayan. Sanay lang ako sa kalan. Saka sa panggatong. Ito, nagkaroon ko ng ganyan. Binili ko na kasi minsan ang mangyayari sa buhay natin na manalo ito ng ganong kalaki. Kasi nga ako kasi mahilig kasi ako sa malitang pusta. Nakachamba ko ng ganong kalaking pera. Binili ko. Kaya hindi lang mababawi sa akin yan. And boss, maraming salamat. Isinishare ko lang sa inyo. Kinukwento ko lang. So, yung napanonood ko. Yun mga boss, pinapakita ko lang. Maraming salamat sa panonood nyo. So,
Kinupinto ko lang yan. So, last year pa yan, ay, medyo namimiss ko na magsabong dun sa Maynila. Hindi na kasi ako nakapagsabong. Simula nung mag-lockdown. Yun.